kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Araw po ng Biyernes, sa ikalawang linggo ng 40 na ating paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, lalong-lalo na ang kahilingan ng pamilya at maging ng uuperahan na si Amira Jana kausapin, 1-year-old and 2 months. Nawa sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, abutin ang batang ito, ang sanggol na ito, maging ang mga doktor nagaganap sa operasyon na maging successful at madali ang recovery ng sanggol na ito. Ganon din ang mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, ang kanilang mga panalangin, ang mga may sakit, isama din po natin. Ang lahat ng ito ay pagsamasamahin po natin at idulog po natin sa ating Poong May Kapal na siyang nagbibiyaya at tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa sa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa sikwem ang kanyang mga kapatid at doon inilagaan ang kawan ng kanilang ama
Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang kanyang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya ay natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ay ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga ngalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahob sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugpong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga panito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin itong Panginoon, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang sinangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong hari na ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayo lang lamang kanyang anak ipinigay upang mabuhay kailanman ng mananalig na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan
at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking ama, wika niya sa kanyang sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa talinghagang ating napakinggan, parang magtataka tayo bakit kailangan pang ipadala ng ama ang kanyang anak na lalaki, samantalang alam naman niya na ang mga kasama niya ay mga kriminal, mga mandaraya, na hindi ibinibigay ang kaparte ng ubasan na kanyang ipinagkatiwala sa kanila. Ano kaya ang gustong ipahiwatig sa atin ng talinghaga? Iisa lamang po, gusto niyang ipakita ang kanyang patuloy na pagtitiwala sa mga kasama niya na naging traitor sa kanya, mamamatay tao, mga kriminal. Dalawang beses na nagpadala ang may-ari ng ubasan. Dalawang grupo. Ang una ay, ang isa ay binugbog, ikalawa ay pinatay, ikatatlo ay pinarusahan. Ano? At sa ikalawang grupo, ganun din ang ginawa ng kanyang mga kasama. Subalit, sabi ko nga, bakit kinailangan pa niyang ipadala ang kanyang anak? Hindi siya nag-atubiling ipadala ang kanyang anak na lalaki. Ang isang kadahilanan, nagbabakasakali ang may-ari ng ubasan na magbago ang kanyang mga kasama. Sa account po ni Lucas, ang kwento po doon tungkol sa talinghaga ng pastol na nawala ang isa, iniwan ang 99 at hinanap ang isa. Ano? Nagbabakasakali dito ang Diyos na yung naliligaw ay magbago.
Kaya niya iniwan yung 99, hinanap ang isa para iparamdam sa kanya na siya'y importante. Siguro kung sa atin yon, sa pamantayan natin bilang mga tao, sasabihin natin, bayain na, mayroon pa man 99, iisa lang yon na nawawala. Narito pa naman ang majority, pababayaan na laang. Subalit para sa ating Panginoon, nagbabakasakali ang Diyos na baka yung isa ay maligtas at maging tama ang kanyang landasin sa buhay. Sa account pa rin ni Lucas, makikita din po natin at mababasa ang talinghaga ng alibughang anak. Bagamat binastos nila ang kanilang tatay, tingnan niyo po ang ginawa ng tatay. Matagal na inantay ang alibughang anak at noong makita niya, niyakap pa ito at muling ibinalik ang dignidad ng pagiging anak na ini-imply noong pagsusuot ng singsing, pagsusuot ng damit, pagsusuot ng panyapak, pagbabalik sa kanya bilang isang anak ng Diyos. Muli, nagbabakasakali ang Diyos na magbago ang kanyang anak. Baka sakaling ibalik ang pagmamahal na ibinibigay ng Ama. Ang kaugnayan sa ating ebanghelyo sa ating unang pagbasa, na kung saan ay si Jose na kinaiinggitan ng kanyang mga kapatid, kaya nila'y ibig patayin. Subalit, ang isa sa mga kapatid ay nag-intervene dahil ayaw niyang mamatay ang kanilang bunsong anak na si Jose. Kaya ano ang ginawa? Ihulog na lang natin sa balon. At pagkatapos, di end up na ibenta si Jose sa mga Israelita. At alam natin na ito ang magiging dahilan para sa kaligtasan ng buong Israel. Dahil si Jose ay magiging tagapamahala ng Ehipto na kung saan ay magkakaroon ng taggutom dahil sa katalinuhan ni Jose na ibinigay ng Diyos sa kanya, dito mapapanauli yung samahan ng magkakapatid maging ng kanilang ama na si Israel. Ano ho? Ang lahat ng ito ay pagbabakasakali ng Diyos. Marahil ay pwede natin tanungin sa ating mga sarili, ilang beses na kayang nagbakasakali ang Diyos sa atin? Simula nung tayo'y magkaisip, simula nung tayo'y makipagrelasyon sa Diyos, ilang beses na kaya nagbakasakali sa atin ang Diyos na hindi siya tumitigil sa pagbibigay sa atin ng mga chances? Baka sakali magbago tayo, baka sakali baguhin natin ang ating pag-uugali, baguhin natin ang ating mentality, na sa halip na kasamaan ng ating kapwa, sa halip na gumawa tayo ng hindi karapat-dapat at hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, pagsusumikapan natin na masundan ang kanyang kalooban. Marahil ito ang katanungan sa atin ngayon, unang Biyernes ng buwan na ito ng Marso. Ano po, hindi po tumitigil ang Diyos sa pag-anyaya sa atin. Patuloy na nagbabakasakali ang Diyos na tayo ay sumunod sa Kanyang panawagan. Sana po matugunan natin ang panawagan ng ating Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumunod.
bangot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di nakikita ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, si Santo Padre Pio, pagindapatin nawa kami na kami makisalo sa kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na lang pagpapatawad namin sana nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang
sisindakan sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay. Di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggap. Ang inon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. At para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Pangkagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay. Di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Munghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwala ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo,
Kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos sa turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. At bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-anim, ngayong Sabado, ikalawa ng Marso, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.